Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, this is my reading para sa mga Aquarius. Paalala lang, this is general love reading. So, pwede kang makarelate or hindi dito sa mga sinasabi ko. Kung makakarelate ka, kunin mo yung mga advices dahil pwede makatulong ito sa'yo. Pwedeng ikaw to, Aquarius. Pwedeng ito yung person mo. So, kung cross-watcher ka, pwedeng ikaw ito ha at hindi si Aquarius. So, start na po natin ang reading. This is for November 2020. Bahala ka na maglagay na rules mo dito ha. Kasi pwede magkapalit-palit yung rule dito. What do we have here for Aquarius for November 2020? For Aquarius for November 2020. Okay. So, it says here, financial and career. So, maaaring this November 2020 ay mas mag-focus ka sa iyong finances or merong problema dito with regards to your finances na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay? With children, your love life is being affected by children. So, maaaring hindi nagkakaroon ng ng connection with this person or kung bakit nagkakaroon ng hadlang ay maaaring nagiging merong mga children involved dito. Pero it says here, with free yourself, it is time to take back control of your life. Buhay mo yan, alam mo kung anong dapat mong gawing mga desisyon sa buhay mo. Kung may kakailangan, kung may kailanganin kang gawing desisyon or alisan na sitwasyon, I feel like kailangan mong alisan yon. Kailangan, nakikita ko dito nakatingin ka kasi sa mga bata or sa mga children kung meron ha. Pero kung wala, maaaring dun ka sa problema mo sa financial nakatingin. Kaya hindi nangyayari yung connection with regards to your person. And let's see, what is the main energy of your person? Ito ang main energy ng iyong person. For Aquarius. Okay, the main energy of your person is the Three of Wands. So, nandito siya sa waiting stage, naghihintay siya. Ano bang magiging desisyon mo? Maaaring hinihintay kanyang umalis sa sitwasyon or talikuran kung ano man yung mga dapat mong iwan. Pero nandito siya sa waiting stage. Pwedeng magkalayo kayo ng person na to. There's a great distance here na nakikita ko. Pwedeng by sea or talaga malayo. Okay, pwedeng may dagat. Main energy mo is the Justice. For some of you, pwedeng you're already married and you're thinking about leaving yung iyong family or hindi naman family, yung iyong husband or yung wife mo. Kasi nakikita mo or biglang sumulpot itong taong to na hindi mo alam kung paano ang gagawing desisyon dito. Kasi nakikita ko may pagmamahal ka dito sa taong to. Kaya lang, nagpapaka-straightforward ka. So, nandito ka sa, nasa stage ka na tinitimbang mo kung ano ang dapat mong gawin. So, let's see. Anong nasa isip ni person mo? Seven of Wands. Hindi ko ito kukunin. Anong nasa isip ng person ni Aquarius? Okay. Anong nasa isip ng person ni Aquarius? Gusto niya mag-travel to see you. Gusto niya mag-travel to see you. Gusto niya bigyan ka ng, with the Knight of Wands, this is someone giving an offer. So, gusto kanyang bigyan ng offer or gusto niyang alokin na, with the Seven of Wands. Gusto kanyang alokin or gusto niyang magbigay sa'yo, magpaabot sa'yo, may gusto siyang ibigay sa'yo. Gusto niyang ibigay sa'yo yung pagmamahal niya or yung kanyang sarili or yung mga kaya niyang ibigay sa'yo. Knight of Wands, gusto niya maging Knight and Shining Armor. Kung babae ka or lalaki ka, doesn't matter. Parang gusto niyang kung anong pinoproblema mo ngayon or kung nasan kang naiipit na sitwasyon, gusto niyang mag-offer or gusto niyang mag-travel to see you and also to give you an offer na kailangan mong pag-isipan. Yun yung nasa isip niya, ha? Okay? Gusto niyang, kumbaga, there's a lot of love here towards this person. Mahal na mahal ka niya. And yung kanyang pagmamahal sa'yo is lalong lumalalim. Gusto kanyang offeran. May gusto siyang i-offer sa'yo. Okay? Pwedeng may kinalaman sa finances or sa pera.
Okay, pwedeng magpaabot ng tulong, ganyan, kung ikaw ay namomblema. Pero let's see, what is in your mind? What is, ano naman nasa mind ni Aquarius? Okay. Lumabas to eh. Kunin na rin natin. O, sige. So, ang nasa mind mo, nagko-concentrate ka talaga sa mga bagay na nasa harapan mo ngayon. Sa finances mo, sa career mo, sa stability mo, doon ka nagpo-focus. Actually, iniiwasan mo to eh. Yung paggawa ng desisyon with the Chariot, iniiwasan mo gumawa ng desisyon or iniiwasan mo, for what I can see here, parang lumalayo ka pa nga dito sa taong to. For some of you, ha? Kasi nga, for some of you, there's this third-party relationship or there's this deep pain or nasasaktan ka ngayon. Hindi mo, kumbaga dito ka nag-face sa reality, hinaharap mo yung realidad or kung ano yung mga dapat mong pag-focusan at nilalayo mo yung tingin mo dito sa taong to. Okay? Pero nasasaktan ka. With the Death card, alam mo kung bakit? Pwedeng nasasaktan ka dito sa taong pwede mong iwan or dapat mong iwan. Okay? Maaaring alam mo kasi yung sitwasyon mo. For some of you are already married or committed. Ayan, and alam mo may kailangan kang tapusin na sitwasyon at nasasaktan ka dahil doon. Maaaring naaawa ka dito sa person na iiwan mo or basta nasasaktan ka sa matatapos na sitwasyon. Ayun yung nasa isip mo eh. Magiging masakitan lahat pag natapos. Let's see, what is the emotion of your person? Anong nararamdaman niya para sa'yo? Okay. I feel like yung person mo ayaw niya ng may kahati. Gusto niya na yung stability, gusto niya ang alokin ka regarding stability or ito pagsasama, ganyan or yung commitment talaga na sana kayong dalawa na lang, ganyan. Kaya lang with the Page of Pentacles, itong emotion niya sa'yo full, maaaring for some of you hindi pa pinapakita ng person na to yung kanyang pagmamahal, yung parang nagpo-poker face siya. Yung parang kahit sabihin mo or alam mo na mahal ka nitong taong to, pwedeng hindi niya sinasabi or hindi niya pinapakita sa'yo or ibang mukha yung nakikita mo sa kanya. With the Four of Swords, dahil nga may kailangan ka munang alisan na sitwasyon, okay, para makuha itong commitment mo with this person, para makuha itong the lovers, itong relasyon na ito. I'm reading at the bottom of the deck. For now, your person or pwedeng ikaw ay may itinatago yung emotion mo. Okay? Kung alam naman na niya yung emotion mo or alam niyo na, nagkasabihan na kayo, pwedeng nagsabihan na eh, pwedeng yung iba naman, hindi pa. Pero para dito, nakikita ko, tinatago ito because of this. This is Ten of Pentacles. This is, family. Ayan, no? Maaaring nandito ka sa sitwasyon or nandito ka sa pwesto mo ngayon na hindi ka masaya. Medyo hindi na kayo okay nitong person mo na ngayon, nakasama mo ngayon. Pwede yung asawa mo na. So, what is your feelings towards your person? Ano emotion mo towards your person? Hindi ko to kukunin. Wait lang. Ano emotion ni Aquarius? Ay, nako. Nagulo ang cards. Ayusin ko lang, guys. Ha? Parang medyo magulo ang emotion para sa kanya. Or naguguluhan ka. So, for some of you, naguguluhan kayo. Ayusin ko muna. Emotion towards Aquarius para sa person niya. Hindi, kukunin ko to. Alam mo yung nararamdaman mo ngayon, sobrang bigat. Yun yung nararamdaman ko dito. Yun yung nakukuha kong energy. You have deep love for this person. Mahal na mahal mo itong taong to. Gustong gusto mo ibigay yung pag-ibig mo or ang puso mo sa kanya. Actually, nasa kanya na eh. Alam mo, mahal mo itong taong to.
willing kang to accept his offer or willing kang kuhanin yung pagmamahal niya. Kaya lang the problem is naka-focus ka dito sa iyong, ayun nga, pwedeng children, sa family mo, kung ano man itong kailangan mong paglaanan ng iyong sahod or nitong pera mo. Maring meron kang mga sinisustentuhan, kaya naka-focus ka sa finances and career mo. Okay? Mas dito mo nilalaan ang iyong atensyon. Ginagawa mong scapegoat. Kumbaga, ay, wala akong time sa ganyan kasi ganito, may kailangan akong pag-ipunan, ganyan. You know what? The more na lumalayo ka or the more na hindi mo tinitignan or hindi ka namimili, in this Knight of Cups, this is you. Parang napipilitan ka lang eh. Parang napipilitan ka lang ibigay yung sarili mo para dito sa taong to, para sa kasama mo ngayon. Feeling mo nakakulong ka. Yung emotion mo, feeling mo wala kang magawa. Hindi ka makaalis sa sitwasyon. Hindi ka makagawa ng action. Or feeling mo napipin down ka or natatrap ka. Pin down yung parang hindi ka makaalis. Okay? May nag-hold. Okay? Hindi ka makakaalis. Kasi kung aalis ka, masasaktan ka. Pero parang hindi ka dito para sa sarili mo masasaktan. Masasaktan ka para dito sa taong iiwan mo. Hindi mo alam kung paano mo siya iiwan. You know what? This is your karma. Pwedeng yung person na kasama mo ngayon, you're dealing with your karmic partner. Pwedeng karma mo yung taong yan. Kaya hindi ka makaalis dyan. Siya yung karma ng buhay mo. Or itong nangyayari na ito sa'yo ngayon. What would be the outcome? Alamin natin ano magiging outcome. Okay. Alam mo tong taong to? Gustong-gusto ka na itong taong to eh. Okay? There's a decision here. Ito yung magiging outcome ng inyong November 2020. Actually, itong taong to, itong kakonek mong bago, this is the one for you. Okay? Yun ang nakikita ko dito. Kaya lang hindi kayo nag-a-align. Ito dapat ang para sa yung tao eh. For some of you, nagmadali ka lang masyadong mag-desisyon or napaaga lang yung dating nitong karma mo. Hindi naman napaaga. Talagang dapat mo lang talaga yung maranasan. Kaya lang, nandito na sa stage na kailangan mong magawa ng decision with this Two of Swords. Kailangan mong mamili. Okay? And it says here, new journey with the Five of Wands. I can feel like may marireceive kang good news this November 2020. It has something to do with the star, which is your wish, your hopes. Kung wala kang connection dito sa taong to, I feel like magkakaroon kayo ng connection. With the King of Cups, this person loves you so much. Mahal mo siya, mahal ka rin niya. Ayan o. There's King of Cups and Queen of Cups. Bagay talaga kayong dalawa eh. Misya talaga eh. Kaya lang hindi kayo nag-align. Magwala sa tamang panahon. Or hindi nag-align yung panahon para sa inyo. Masyadong may napaga dito. Okay? So, alamin naman natin yung parang outcome. More outcome for you. And, of course, your action. Ay, hindi ko pala ito dapat kunin. What is the outcome?
for Aquarius and the action. Alam mo yung person mo? Sige na nga, kunin ko na to. Yung person mo, willing siyang ang tawag dito. Kung gagawa ka ng decision or action, kung makakapamili ka, ayun ang sinasabi dito, kung makakapamili ka, willing yung person mo, kasi ikaw ang wish niya eh, ikaw ang wish fulfillment niya eh. Willing siyang mag-travel or maggawa ng new journey or pumasok sa new journey or new phase ng buhay niya. Willing siya dito sa bagong pagbabagong ito or sa bagong direction na ito kasama ka. Kailangan mo nga lang mamili. Kailangan mo lang gumawa ng decision. With the King of Cups, sobra-sobrang pagmamahal ang nararamdaman itong taong to sa'yo. The action is wala kang gagawin. Yun ang nakikita ko. This November 2020, I don't see you making a decision or making an action. You feel trapped. Feeling mo natatrap ka. Feeling mo nakakulong ka. Wala ka na magagawa. With the Ten of Cups, you feel like you're already nandito ka, naipit ka sa sitwasyon, pwedeng pamilyado ka na, naipit ka sa sitwasyon na pinipilit mong kailangan mong maging masaya or kailangan mo pakisamahan tong taong to. Itong karma mo. Although nagiging hindi na maganda or nagiging magulo na yung pagsasama nyo, wala kang magawa. Okay? With the moon, mananatili lang ito sa iyong intuition. I mean, not intuition. Pero I feel like hindi mo kasi sinusunod nga yung iyong intuition. And mananatili lang ito sa iyong dreams. Maaaring itong taong to na kasama, na itong iniisip mo ay nag-a-appear na sa iyong dreams and intuition. I feel like, you know what, pareho lang kayo na malakas or pareho lang ninyong tinataas yung hope or yung faith. Meron kayong hope dito eh, hoping kayo na sana mangyari, sana ganito ganyan. You know why? Kasi sa side niya, nandito yung star and yung sa side mo, there's the moon. So pareho kayo na parang iniisip nyo or na, hindi kayo bumibitaw dito. Nandito yung hoping pa rin, hope ya. Sorry for laughing. Pero walang nagiging action dito. Kasi nga, you feel trapped and hindi ka gumagawa ng paraan para i-free yung sarili mo. You have to free yourself. Kung gusto mo itong taong to, free yourself. Yun ang nakikita ko dito. So, let's see. What is the advice for Aquarius? I see, hindi ka nahiging totoo sa sarili mo. Okay. May chance na mag-level up ang commitment nyo or yung connection nyo this holiday season kung kayo may connection na. Pero you have to express yourself. Kailangan mong sabihin yung totoo, yung emotion mo. Kasi maaaring tinatago mo yung totoong nararamdaman mo. Okay? So, let's see. Magtiwala ka lang sa sitwasyon. Nahirapan ako mag-shuffle doon. What do we have here for Aquarius? Nagiging magulo ang card sa'yo. Maaaring nagiging magulo ang isip mo ngayon. What do we have here for Aquarius? For Aquarius, please. I feel like one card lang ang kailangan kong kunin. Kasi nandun na yung general advice eh. Just free yourself. Ayan o. Bottom of the deck. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Hindi ka nagiging totoo. Maaaring dito sa person na kasama mo ngayon or dito sa person na kakonect mo or dito sa person na totoong minamahal mo, hindi ka nagiging honest sa sarili mo. Okay? We'd make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. You're being guided to do this.
pinapakita sa dreams mo, pinapakita sa iyo ng intuition mo, sinasabi sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya lang hindi ka gumagawa ng action. You have to make the effort. Kailangan mong gumawa ng action. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Kung gusto mo dyan sa great love na yan, sa pagmamahal na yan, kailangan mong gumawa or mag-step. You know, humakbang ka. Gumawa ka ng effort. Kailangan kang may gawin. Okay? One more advice for Aquarius. For some of you, this is a soulmate connection. So, itong kakonect mo is your soulmate. Or the one for you, siya talaga. Kaya lang, kailangan mong gumawa ng desisyon. Kailangan mong gumawa ng action. May kailangan kang alisan. Okay? For some of you, this is a twin flame journey. Kailangan ipakita yung pagmamahal dito. Okay? So, let's see. What do we have here for Aquarius? For November 2020, ano po ang ating advice for Aquarius? For Aquarius, please. Sorry. Nagiging magulang cards, so parang ayaw niya makipag-coordinate sa akin. What do we have here for Aquarius? Maaaring ito yung utak mo na nasa-sense or na-energy, nakukuha namin yung energy na medyo nagiging magulo ang iyong utak or pag-iisip. Excuse me. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. This is with regards to your feeling. Kung nahihirapan ka na dito sa feelings mo na to, kailangan mo nang ipagpahinga. Kailangan nang sabihin na nating tapusin. Break. You know? Take a break. Break up. Ganyan. Yan ang nakikita ko dito sa card na to. You know? You're no longer happy. You're no longer happy. Ba't nag-i-stay pa? Dahil sa children? Alam mo yung mga anak mo, pagdating ng araw, kung ikaw ay may anak, pagdating ng araw, iiwan rin or aalis din yan sa'yo. Dahil may sarili din silang choice sa buhay nila. Dahil may kanya-kanya tayong buhay. So, buhay mo yan. Saan ka pupunta? Dun sa hindi ka masaya or dun sa makakapagbigay sa'yo ng walang hanggang kaligayahan na kailangan mo. Buhay mo yan. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Anong pipiliin mo? So, that's it for now, Aquarius. Thank you for watching. I hope nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And I love you all.